And we're now joined by San Juan City Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora. Mayor, good morning. Yes, good morning, Karen. Thank you again for having me on Head Start. All right, Mayor, what was agreed upon? Yes, yesterday, if I may share, there was a very big town hall meeting here in San Juan, led no less by the President himself, President Ferdinand R. Marcos Jr. This was the Bagong Pilipinas town hall meeting for traffic concerns. And one of the policies that were implemented through a Metro Manila Council resolution was the shift of work hours in the LGUs in Metro Manila from 8 to 5 to 7 to 4. So effective April 15, all work in the local government units in Metro Manila will now be from 7 a.m. to 4 p.m. And the rationale behind this is there are more than 100,000 vehicles of those working in the Metro Manila LGUs. And if these vehicles will travel 1 hour earlier than the rush hour, then that will be a big contributor to lessen the number of vehicles during the rush hours. Mm-mm. So that's one option. I'm curious, pinag-usapan po ba ang four-day work week? Yes, pinag-usapan po yan. In fact, isa po yan sa mga options, Karen. But ang eventually po, no, ang napagkasunduan ng Metro Manila Council ay itong five-day work week but starting 1 hour than the usual hours. Nandun din po ang Civil Service Commission, Karen. We were consulting them regarding the guidelines of the CSC. Importante lang makomply po yung 40 hours na trabaho kada linggo. And if I emphasize, Karen, even if we will shift to 7 to 4, yung 4 p.m. to 5 p.m., mag-iwan po kami ng skeletal force para po sa frontline services. Of course, I'm sure maninibago po sa simula yung ating mga mamamayan sapagkat nasanay po sila ng 8 to 5. So we will leave a skeletal force for frontline services from 4 p.m. to 5 p.m. Okay. What about the other option of changing the work week to certain days? For example, ang iba nagtatrabaho Wednesday to Sunday. Ang iba Monday to Friday. Kumbaga pati weekend, may mga nagtatrabaho doon. Umiikot na ngayon ang weekends at weekdays. Yes, Karen. Meron naman talaga tayo mga nagtatrabaho kahit weekends. No? But yung traditional government offices natin na kadalasan pinupuntahan, halimbawa yung ating treasury, yung ating pong city health office, no? Ito yung mga usual na talagang kinakailangan na very regular po ang schedules. No? So yan po ay mananatiling within the regular work schedule. But yung flexi time naman po ay option. Kung naalala ho ninyo, no, kasagsagan ng COVID-19, nagkaroon tayo ng paradigm shift to flexi time in terms of work hours. So at any point naman po na feasible ito, allowed naman po ang local governments to also utilize this. So we will try our very best to maximize all possible options. The objective really is to lessen the volume of vehicles during the rush hour. And if the LGUs have more than 100,000 vehicles, ito po yung owned by those working in the LGUs po, no? Nag-survey po kasi ang MMC at ang MMDA, tinanong po ang kada mayor kung ilan ang mga sasakyan ng mga nagtatrabaho sa City Hall. At yan po naging more or less total among the 17 LGUs. So malaking tulong ho yan kung mahigit 100,000 sasakyan ay hindi sasabay sa rush hour po araw-araw. Okay. Another issue is, has it been proven that the odd-even scheme works? Number coding. Well, yung number coding, Karen, again, that's for vehicle reduction. Kasi kung hahayaan po natin lahat ng sasakyan ay kahit anong araw bumiyahe, then you expect the 100% of all the cars, not just in Metro Manila, ganun din po yung mga taga-probinsya na pumapasok ng National Capital Region, you expect all of these cars to pass through our roads at 100% capacity. So kung meron tayong nananatiling number coding, that means a big percentage of the vehicles, halimbawa yung 1, 2 pag Monday,
so on and so forth, no? Hindi ho yan makakapasok except during the window hours. So, kaya naman po yung ginagawa to reduce the volume of vehicles. Yesterday, during the presentation of the President, pinakita rin po ng MMDA at ng DOTR na napakarami yung Pilipino ang bumibili ng sasakyan. No? So you could see that there are just so many vehicles in the country, and all of these will pass through our streets, especially here in Metro Manila. Kaya kinakailangan talaga gumawa po ng hakbang upang mabawasan ang volume ng mga sasakyan. Okay. Now, another issue. Let's move to this. It was a month ago, but the Supreme Court has said that LGUs can't issue traffic violation receipts. How have LGUs moved from that order? But Karen, just to give a background to everyone who's watching, meron na po tayong single ticketing system. Yan po ay napapalob sa ating Metro Manila Traffic Code, which was passed by the Metro Manila Council last year. Ito po ang hinihiling talaga ng Supreme Court na ang lahat po ay sumunod dito sa single ticketing system. Ito po yung 20 common traffic violations na napapalob po sa Metro Manila Traffic Code, which now have the same amount of fines. So what is the Supreme Court telling us? Dapat lahat ay magkakaroon na lang ng isang uniform set of rules. And ito na nga po yung single ticketing system na dapat po talaga lahat ng Metro Manila LGUs ay ipatupad na po ito. Ang San Juan po, we've been implementing this for a few months already, and all the other LGUs are following suit. And next is, hindi pwedeng maniket ang mga local traffic enforcers. Ano po ang solution natin dyan? Nagpapadeputize na po ang aming mga local traffic enforcers sa MMDA so that once our local traffic enforcers are deputized, effectively, sila po ay binibigyan na ng authority ng Metro Manila Development Authority. So ito po yung ating mga solutions po rito. We of course respect the wisdom of the Supreme Court. Kami po ay sumusunod, kami po ay nagko-comply. At ongoing na po ang process ng deputization. Okay. And sa ngayon ba may mga LGUs na di sumusunod? Ah, sumusunod naman po lahat, Karen. In fairness, all the Metro Manila mayors, very supportive naman po kami sa policies ng national government, MMC po. We are very solid. Coming from the COVID pandemic po, no, natuto ang Metro Manila Council to have one voice. Sapagkat nung panahon ng COVID, remember, talking about quarantine restrictions, talking about curfew time, no, lahat po yan. No? Hindi pwedeng iba-iba ang policies ng LGUs because yes, we are 17 LGUs in Metro Manila, but we do not have physical boundaries. No? We are basically one huge metropolis. Kaya mas mabuti talaga, Karen, na meron tayong unified policy. Ito ng single ticketing system po, it took 28 years, Karen, to approve this. And ngayon po, pag kayo ay mahuli, number one, hindi dapat kupis kayo ng inyong lisensya. Next, through the handheld devices that have been provided for the LGUs by the MMDA, you can now pay your traffic violations on the spot. You can use your credit card, your debit card, or you can choose to pay through digital payment platforms, GCash, PayMaya. Wala na, Karen, yung traditional na kukumpis kayo ng lisensya mo at tutubusin mo to sa City Hall, na, which is such a big hassle. That is not happening anymore. Even if you live in Ilocos or Bicol, dumaan ka ng Metro Manila, dito ka nahuli. Hindi mo kailangan bumalik para lang tubusin ang iyong lisensya. You can pay at your convenience wherever you are. Okay. On that note, thank you so much for joining me today, Mayor Francis Zamora, Metro Manila Council President. Thank you. Thank you very much also, Karen.